kayo'y nanonood kay Raymond San Jose. Ito nga pala ang totoong kwento at hindi imbento. Siyempre, ang ating alamat na wala lang alamat na walang sustansya. So, excuse me. Wait lang. Nalaglag ang cellphone ko. So, muna? Shoutout muna saan? Shoutout sa lahat ng viewers and subscribers. Ayun lang. Sa mga magsusubscribe, huwag agad magpano. Sa mga magsusubscribe, magsubscribe kayo. At sa mga manonood, manood kayo. Ayan. So, ayan na. So, dumako na tayo sa ating alamat. Ang ating alamat ngayon ay alamat ng spaghetti. So, saan ba nagmula ang alamat ng spaghetti? So, umpisa na natin ang alamat ng spaghetti, tututututut. So, konting recap. Yung alamat ng tarantula. Alamat ng tarantula, no? Kasi nasa ibang dimension pa rin yung mga tatlong lola eh. Nasa ibang dimension pa rin sila eh. So, ayun nga, napadpad sila sa ibang lugar. Tapos, yung sinakitang nag-contest ng tula contest, mga ganun. Hindi ko alam English nun eh, parang poem ba tawag dun? Ewan ko, basta ganun. Tapos ngayon tumula nga, ngayon tumula, nagalit nga yung mga manonood. So yun nga, sabi mong isang manonood kasi hindi na nagustuhan yung tula eh. Pero, hindi ko na kayo kikwento. Para malaman nyo yung reviews kong alamat na tarantula, panoorin nyo sa alamat ng tarantula yun. I-search, basta sa akin, sa Raymond San Jose, makikita nyo doon nakalagay alamat ng tarantula. So, ito na ang ating alamat ng spaghetti. Pero ang story ay continuation. So, yun nga. Yun nga, pinakain nga sa gagamba yung yung taong tumula dahil hindi nagustuhan ng tula niya. So yun, tapos nakakita siya yung taong bayan, yung tatlong lola. Sabi ng isang taong bayan number 3, meron ng tatlong lola dun, baka sabot, baka chismosa yun, ganyan. Tapos hinabol ng tulos, pinagpupukol sila. Buti na lang nakatakas sila, sila Lola Britney, Lola Scarlett, Lola Tiffany. Medyo nakalimutan ko na mga pangalan nila. Yun, habang tumatakas sila, kasi medyo nawala na sa eksena yung nakita ni Super Batman, nagkita-kita yung magkabilang panig eh. Super Batman, si Michael at ang kanyang terrorist group, at ang spy nilang si Robin Patilla. Tapos sa kabila naman yung kalaban nila siya San Pedro, Paul,
Jaime at ang tatay ni Temyong na si ano Anderson. Nakita nila si ano eh, yung misteryosong lalaki na may kamoy. Yun nga pala yung ano, yung misteryosong nakamaskara. Siya nga pala yung humigop sa tatlong lola. Ginamit niya yung kamoy, yung mata, may siya rin ganyan. Kaya hindi na nakita, hindi nakita yung tatlong lola na hinahunting yung magkabilang panig nila. Ano, magkabilang panig na ano, sila ano, Super Batman, tapos yung sa kabila naman si San Pedro. Tapos sabi nila ano, sabi ni Super Batman, hoy, saan mo din na yung tatlong lola? Tinutugis namin yun, malaki at kaso namin yun, chismosa yun. Ayun. Kinismis niya ako na ano, pagkatapos ko silang iligtas, kinismis niya ako na ano, na ano, yung hininga ko may bawang. Kaya tinutukso akong buhay bawang. O, kung gusto niyo malaman kung ano yung alamat ng buhay bawang, check nyo rin yun sa ano ko, sa video ko. May alamat din ako ng ano, buhay bawang. So, yun, tapos yan na nagalit din si pangalan nito, si yung sa kabila naman si San Pedro tsaka yung si Jaime. O sabi naman ni Jaime, o nga ano, nakiatkaso sa amin ng tatlong lola na yon kasi kumain ako nun sa ano eh, kumain ako sa karinderya nila ng tatlong lola, kumain ako ng kare-kare, walang tuwalya. Kaya ako, nung nalugi sila, pinapatay nila ako. Nagpapasalamat na ako, binuhay na ako ni San Pedro. Yun. So yun, kung gusto niyo malaman yung alamat ng tuwalya, panoorin niyo rin yun. Para malaman niyo yung story. Yun nga. Tapos ano, hindi sila kinibo ng tatlong lola. Tapos bigla din, bigla na disappear din, bigla nawala din. Hinigop din niya sa sarili niya ng kamoy yun, nawala. Sabi ni ano, Super Batman kina Michael, kanyang terrorist ng grupo at ang spy nila si Robin Patilla. Paano natin siya mahanap? Yun, no, problema sila. Sabi ni San Pedro, huwag muna tayo mag-away, magtulungan muna tayo. Yun, mag-aisa sila. Tapos si at sa ibang dako naman si Temyong eh, ano na, pauwi na siya. Ano siya? Si Temyong kasi galing siya sa ano eh, Papua New Guinea. Ayun nga, tapos tinulungan niya maging ano, disente ang pamumuhay ng mga ano, ng mga cannibal, tinulungan niya magluto, ganoon. Iniwan niya na nga doon. Naging maayos na yung pamumuhay nila, hindi sila kumakain, hindi na sila ano, hindi na sila humanitarian, yung mga ano, yung mga cannibal hindi na humanitarian. Kasi yung iba ano, di ba? Hindi sila kabit, ano, hindi sila ano, hindi sila yung mga cannibal humanitarian. Di ba meron mga vegetarian, o sila kumakain ng tao, humanitarian. So, yun. Sabi niya, ano, kamusta na kaya si, ano, si Miss Claire? Ayun. Tapos si Claire naman, ano, ito ay nag-aaral. Nag-aaral pa rin kasama niya sina ano, sila Jill and si Ada. Sabi ni Claire, kamusta na kaya si Temyo? Kamusta na kaya yung ano, yung mahal ko rin? Nag-aaral, girl talk sila. Ano. Sabi naman ni Ada, naku, baka ano yun, may iba na yun. Sabi naman ni ano, Jill, hindi, wala yun kasi ano mo yun, pangit naman yun. Sa galit si Claire, anong pangit, hindi siya pangit mo. So yun, tapos yun, kumakain sila ng kwek-kwek din. Kwek-kwek fishball, ano, tapos yung ano, yung cake, bagoong cake, tapos ano, yung tinapay, palaman, ano, menudo, ganun. Tapos, ano, uminom sila ng ano, soup.
soft drinks. Inom nila soft drinks. Wala pang soft drinks noon, ang ininom nila soft drinks na bibili. Yung soup na sa bote, mainit yun. Soup drinks yun. Tapos, ayun nga, dun tayo ulit sa eksena ni Kano, ng mga lola. Dun tayo sa eksena ng mga lola. Sabi, nagpunta sila sa kasi nga sa ibang dimension sila eh. Buti may dala silang pera, kasi mayaman nga sila eh. Yun, magpunta tayo sa meron doon muli, bumili siya ng mga damit. Yun, nag-change, nagpalit sila ng outfit, ng damit. Tapos yun, nakita sila ng mga mga tao. Yun, pabing tatawan na sila. Tapos meron sila nakita ng party, birthday party ata, parang ganun. Basta parang ganun, yun. Sabi, yung punta sila kahit di sila invited ah. Basta may birthday party, parang, ano yata yun? Parang ano, ang matawag doon yung birthday party nga, iba yung kape. Basta may birthday doon. Parang debut, ganun debut. 18th birthday ng isang babae. Wala man lang lalaki, may mga debut na lalaki 18. Nilok. Kinukontra ko sarili ko. Tapos yun nga. Tapos sabi nung mayroong security dun eh. Mayroon ba kayong rito? Invited ba kayo? Mayroon ba kayong card na patunay na invited kayo? Tapos yun. Hindi kami invited pero may pera kami. Yan. Tapos yun, sinampal ni Tiffany, yung isang lola, sinampal niya ng 5,000 yung mga security yun. Tapos pinapasok na sila. Tapos sabi niya, mayroon kami pang ambag dito, kaya pwede kami magpunta rito. Kaya natatawa yung mga guard eh. Tapos naghanap sila ng pagkain eh. Natawa yung mga guard, tapos nagkapera pa sila. Sabi ni Miss Scarlett, ano ba pwedeng kainin dito? Gusto ko yung yung may pasta, tapos may mga giniling, hindi ko alam tawag doon, tapos parang mayroong sauce. Tapos medyo matamis siya, sabi ni Tiffany, ay gusto ko din yun, masarap yun. Para siyang pansit eh, pero pasta, ganun. Sabi naman ni Brittany, basta, kumain na tayo. Nanat na nila, kumain na sila ng ganun. Tapos pinagtitinginan sila. Kaya tumitingin siya tumatawa. Yun pala, kaya tumatawa. Sabi, tingnan niyo ang tatanda, ang suot, naka-spaghetti pa. Pinagtatawa na sila. Yun. Yung tatlong lola. Pinagtatawa na sila kasi ang suot nga daw nila, spaghetti. Yun. So, dyan nagtatapos ang ating alamat ng spaghetti. Sana ay may natutunan kayo. Ito si Raymond San Jose. Thank you po sa inyo lahat.